po ay nasa Jubilee Pilgrimage season pa. Matatapos po ito sa Martes, July 6, ang closing ng ating pilgrimage season na sinimula natin noong unang Martes ng Mayo. Ngayon pa lang, maraming salamat sa lahat ng mga nagdasal ng rosaryo, sumama sa atin sa banal na misa, sa lahat ng mga umahon dito sa Antipolo, sa galing sa iba't ibang lugar, kahit may pandemic, sa inyong lahat na umahon ngayon dahil sa pilgrimage season. Dalangin ko po na sana ipagkaloob ng Diyos sa tulong ng Mahal na Birhen ang lahat ng inyong mga kahilingan, ang lahat ng inyong mga panalangin. At sana nga dinigin ng Diyos sa tulong ng Birhen ng Antipolo ang ating hinaing at panalangin sa Kanya na mawala na ang pandemya sa buong mundo upang tayong lahat ay tunay na makabalik sa normal na buhay, sa buhay ng maayos at maligaya. Mga kapatid, ngayon po ay ikalibing apat na linggo sa karaniwang panahon. Narinig po natin sa Ebanghelyo mula kay San Marcos ang karanasan ng ating Panginoong si Kristo ng rejection sa kanyang mga kababayan. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ang sabi pa nga nila, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Hindi ba kapatid niya si Santiago, sina Jose, sina Judas at Simon? Kilala natin siya, hindi ba? Bakit niya ngayon sasabihin na siya ang propeta, siya ang tagapagligtas? Kapag pinag-usapan ng rejection, lahat tayo ay may karanasan ng rejection, malaki man o maliit. Simula sa ating pagkabata, marami tayong karanasan ng rejection. At hindi ba napakahirap kapag yung rejection ay galing pa mismo sa pamilya mo? Okay sana kung yung rejection galing sa hindi mo kakilala, galing sa kaaway mo, galing sa ibang tao. Pero kapag ang rejection ay galing sa magulang mo, galing sa pamilya mo, di ba mas masakit? Hindi ba mas mahirap? Meron din tayo mga tinuturing na rejection na galing sa Diyos. Yung iba, may mga nananatiling tampo o galit sa Diyos dahil nakaranas sila daw ng rejection, dahil hindi raw sila pinakinggan ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Si Jesus, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay nakaranas din ng rejection dahil sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga kababayan, dahil hindi sila naniwala kay Kristo. Kaya nga sa huling bahagi ng isang ebanghelyo, sabi ni San Marcos, nagtaka si Jesus sapagkat wala sila o kulang o hindi sila nanampalataya. Kaya daw ang epekto, ang bunga ng kakulangan ng kanilang pananampalataya, mga kapatid, ang bunga ng kanilang pagtanggi sa ating Panginoong Kristo ay wala siyang masyadong ginawang himala sa kanila. Walang masyadong ginawang pagpapala ang ating Panginoong Jesus. Konti lang daw na mga may sakit ang pinatungan niya ng kanyang kamay. Pagpag-iisipan ninyo, hindi naman lang pala yung mga kababayan ni Jesus ang tumanggi sa kanya. Hindi lang yung mga kababayan ng ating Panginoong Kristo ang nagparanas ng rejection sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa kagagawan nga nila, naranasan din nila ang rejection o ang kawalan ng pagpapala ng Diyos. Sila ang pumili noon, hindi ang ating Panginoong Kristo. Hindi sila pinagpala,
hindi sila biniyayaan ng Diyos ng maraming pagpapagaling dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa hindi nila pagtanggap kay Kristo. Na pagtitingnan niyo, edi nakaranas din sila ng rejection. Tinanggihan din sila ng Diyos dahil ayaw nila sa Diyos. Pero alam natin, hindi ang Diyos ang tumanggi sa kanila, kundi sila mismo ang tumanggi sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya wala silang nakuha, wala silang napala, kaunti lang na pagpapagaling. Di katulad sa ibang lugar na pinupuntahan ng ating Panginoong Kristo, hindi katulad sa ibang bayan at lungsod na tumatanggap sa Kanya, na nananampalataya sa Kanya sa lahat ng bahagi ng mabuting balita, hindi ba kahit nga kapos yung pananampalataya, kahit nga hindi siya masyadong kilala, basta nagpahayag ng pananampalataya, pinagagaling ng ating Panginoong Kristo. Binibigyan ng pagpapala at biyaya para sa kanila. Kaya nga, ito yung dapat nating pag-ingatan bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan. Na unang-una, kailangan patuloy at dapat nating pinananampalatayanan ang ating Panginoong Kristo, ang propeta, ang tagapagligtas, ang Diyos, na siya ang tunay na Diyos, na siya ang tunay na tagapagpahayag at ang mabuting balita. Siya mismo ang ating kaligtasan. Huwag nating hahayaan, mga kapatid, na kapusin at kulangin ang ating pananampalataya, sapagkat kapag tayo'y kapos at kulang sa pananampalataya, kapos din ang biyaya ng Diyos sa atin. Kapos din ang pagpapala ng Diyos sa atin batay sa Ebanghelyo, dahil yun ang ating desisyon. Hindi yun ang desisyon ng Diyos na hindi tayo pagpalain. Tayo ang pumipili nun kapag kinakapos tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Sabi ko po kanina, marami tayong makakaranasan ng rejection sa Diyos, na tinuturing nating rejection. Marami tayong mga tampo, galit, sama ng loob sa Diyos na daladala natin sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buong pagkatao. Baka nga ngayong panahon ng pandemya, nadagdagan pa yung galit natin at tampo natin sa Diyos. Oo, nagsisimba tayo, pero masama loob natin sa Diyos. Kailan ba natin nararanasan yung rejection na yan sa Diyos? Kapag hindi binibigay ng Diyos yung gusto natin. Kapag binibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihingi, hindi tayo nagtatampo at nagagalit sa Diyos, mga kapatid. Parang sa magulang natin, pag lahat ng gusto natin nakukuha natin, hindi tayo nagagalit sa ating mga magulang. Hindi tayo nagtatampo. Kapag spoiled na spoiled tayo na lahat talaga gusto nating makuha, hindi tayo nagagalit kapag binibigay lahat. Pero subukan mong sabihin ng tatay mo, ng nanay mo, ng mommy at daddy mo, no, hindi pwede. Bata ka pa. Bawal sa'yo yan. Hintayin mong makatapos ka. Pag nagsimulang tumanggi ang ating magulang, doon tayo nagtatampo. Doon tayo nagagalit. Kapag binigay sa kapatid mo at hindi binigay sa'yo, doon tayo nayayamot. Balikan niyo yung mga tampo niyo sa magulang niyo.
yun ang pinanggalingan. Pero kapag ka nakuha mo nga yung lahat ng gusto mo, kapag binigay sa'yo, wala kang tampo, wala kang galit, wala kang experience ng rejection. Ganon din sa Diyos, mga kapatid. Pero ang tanong, rejection ba to o redirection ng Diyos? Tinatanggihan ba tayo ng ating mga magulang dahil gusto lang tayong pahirapan at saktan? O tinatanggihan tayo dahil sinasabi sa atin, merong mas magandang paraan dyan, merong mas ibang daan? Ganon ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya binibigay yung ibang hinihingi natin kasi hindi nga yun rejection. Yun ay redirection at sinasabi sa atin, tao, dito ka dumaan, wag dyan. Gusto mong maging milyonaryo, mapapahama ka dyan. Gusto mong magkamal ng pera, gusto mong gumawa ng kasalanan, gusto mong ikaw ang masunod sa buhay mo, kahit mali, kaya hindi binibigay ng Diyos, sinasabi niya, dito yung tamang daan, hindi dyan. Hindi rejection yon, redirection yon, dahil ang Diyos ay Ama nating mapagmahal. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay Diyos na nakakaalam kung anong mabuti para sa atin. Bago magpandemya, akala natin, kabisato na natin ang buong mundo. Bago magpandemya, hindi ba napakayabang ng tao? Isang virus lang pala ang magpapatigil sa atin at sasabihin, tao, mag-isip-isip ka. Isang virus lang pala, pwede kang mamatay. Di ba, bago magpandemya, alalahanin nyo, sobrang tigas ng ulo ng tao, patayin ang tao, ilaglag ang lahat ng sanggol sa sinapupunan, sirain ang kalikasan. Lahat, hindi ba ginagawa natin bago magpandemya? O nang dumating ang pandemic, nasa na ngayon na nagpo-promote ng pagbabawas ng tao sa mundo, ng contraceptives, ng pagsira sa pamilya, nasa na lahat ng ating kayabangan? Hindi nga makalabas ng bahay. Tingin ko, mga kapatid, ang pandemic ay hindi rejection ng Diyos. Ito'y redirection ng Diyos na sinasabi ng Diyos, mali na yung dinadaanan nyo. Mali na yung paraan ng pamumuhay ng tao sa mundo. Puro pera na lang, puro kayamanan na lang, puro kapangyarihan na lang. Diba? Natulala tayo sa pandemya. Hanggang ngayon nga yung iba hindi makalabas ng bahay sa takot mamatay. Tulad ng magulang, dinadala tayo ng Diyos sa tamang daan, sa tamang pastulan. Kaya lang talaga matigas ang ulo ng tao. Kaya lang talaga sarado ang isip natin. Ipipilit natin kung ano yung gusto natin. At sasabihin natin, tinatanggihan tayo ng Diyos. Ipipilit natin parang sa magulang natin yung gusto natin, pero sasabihin natin, tinatanggihan tayo ng magulang natin. Marami dito mga magulang, hindi ba totoo naman, hindi lahat ng hiningi ng anak niyo binigay niyo kasi mali yung iba. Kasi alam niyo, mapapahamak siya kapag binigay niyo yung gusto niya. Ganon din ang Diyos. Ganon tayo, mga kapatid, kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo tinatanggihan. Hindi niya tayo nire-reject, kundi nais niya lang na tayo i-redirect o dalin sa tamang pamumuhay, dalin sa tamang daan, dalin sa sariwang pastulan. Kaya yung mga iba nating hinihingi ay hindi natin nakukuha.
mahal na mahal tayo ng Diyos sapagkat siya'y ating Ama, alam niya kung anong tama at mabuti sa atin. Palakpakan naman natin ang ating Diyos. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay 100% at lubusang pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi yung ating kalooban, kundi yung kalooban ng Diyos.